mga tata, panito ka, Papa Tone TV. For today's video, meron tayo isang pupuntahang lugar dito sa Natividad, Nueva Ecija. So pupunta tayo dito sa pinakamahabang hanging bridge sa buong Nueva Ecija. Dito matatagpuan sa may bandang Natividad, Picalyon Hanging Bridge. So mga papa, samahan nyo ako sa aking adventure. Pasyalan natin ang pinakamahabang hanging bridge dito sa Nueva Ecija. Dito pala yung mga papa, no? Hindi ko lang alam kung anong tabi dito. So, check natin. So, dito sa Nueva Ecija, ito yung pinakamahabang hanging bridge. So, experience natin. Ang galing ng mga taga rito, hindi na silang mahawak. Pag ikaw may fear of height, hindi ka pwede dito. Kasi nakakalula. So medyo malabo ngayon ng tubig kasi umulan kagabi. Kaya nga nagdalawang isip tayo pumunta ngayon dito. Sanay nang tumawid ah, ako'y nalulula eh. Gano'n ba kalalim to? Mga parting malalalim, may parting mababaw. Lagpas tao po yan? Lagpas tao? Hindi naman, hanggang dibdib lang. Dahil to, dati tumatawid yung mga kalabaw dyan. Ah, ngayon lang lumalim ano, at nag-ulan kagabi? Ah, nag-ulan, pagka-ulan. Kapag-ulan. Ah. Mapahalan. So hindi naman pala gano'ng kalalim. Pero ang haba nito ha. Picalyon Bridge. Picalyon Hanging Bridge. So dito, pagtawid mo dito, nakakasakop na daw dito is ano, Marcos Village. So dito, sa pinanggalingan natin is natin Picalyon. Dito ay Marcos. Tumaka, mahaba siya. Hindi ko lang alam kung gaano kahaba. So search natin kung gaano siya kahaba. Tapos dito, sa kabilang side na to, na makikita natin dito yung mga nakatanim. Merong taniman. It's impossible naman na itawid nila dito yan kasi walang abiyatan. So I think somewhere meron daanan. So ayun mga papa, we experience na tumawid dito sa sinasabing pinakamahabang hanging bridge. Picalyon Hanging Bridge, Natividad, Nueva Ecija. Tulay na to kasi naisip nila maglagay dito ng tulay o nga naman para makatawid ng mga ayos kasi daw ito ay natatawiran ng mga tao pag mababaw eh may mga pagkakataon na lumalalim yan so walang access sa mga tao maliban na lang umikot ka somewhere. So that's why malaking pasalamat na rin sa mga taga rito kasi nalagyan ng tulay dito.
At isa pa mga papa, ano, pwede daw maligo dito, nakakapaligo dito ang mga tao pag ito ay malinaw. So like kahapon, kung kahapon tayo nagpunta, medyo malinaw ang tubig, pwedeng maligo. May mga nagka-camping daw dito, may mga nag-swimming. Yun yung kwento ng ano doon, sa may tindahan, sa may kanto. So, mamaya kakasabihin natin siya. Hingi tayo ng mga information tungkol sa ano, sa tulay na to, kung gano'n ba siya kahaba, kailan nagawa, etc.